Good evening! Wala lang gabi! Deliver ako! Enjoy sa pag-ride! Sarap! Sarap mag-bike! Deliver ako kahit umulan kasi nahiya akong i-cancel kasi sa susunod na araw meron ako ibang lakad. Kaya malayo yun sa Simpong. Kaya ang gagawin ko, magte-train na lang ako. Tapos nag-bike pa rin ako. Yung luma akong bike ang ginamit ko. Mamaya iiwan ko to sa train station. Paulan! Yun. Kailangan ko to i-deliver dahil sa susunod na araw meron na naman akong ibang lakad. Meron akong ibang deliver. Kaya ayoko i-cancel to. Para ibang ano uli yun. Ibang kwento na naman. Tanggal na ako lang dyan, ng kapote. Dahil di na umuulan. Shoutout pala sa'yo, Parmark Pineda. Yan yung aking customer. Nirekomenda lang yun ni Leo Varela. Thank you, Par. Taga Simpong din yun. Thank you. Maraming salamat kasi nire-recommenda ako kahit kahit na di ko kilala yung Mac Pineda na yun. Tapos nag-chat na lang sa akin. Yeah, thank you sa inyo para. Meron lang akong kukwento tungkol sa ito, umulan. Kasi ang bahay namin ay bulok. Tapos kumbaga yung bubong namin eh sira-sira, tapos ding-ding namin kahoy lang. Ngayon yung magulang ko kasi umangal, pinuntahan yung may-ari nung bahay, nangupala kasi kami. Then, tapos sabi ng magulang ko upaayos yung bubong kasi nga tumutulo. Sabi nung may-ari, tutulo lang naman yan pag mag-ulan. So nakakatawa yun pero hindi naging masaya nanay ko. Kumbaga umalis na lang yung magulang ko, pumunta na lang sa ibang lugar. Naghanap kami na ibang bahay, tapos nangupa kami sa ibang lugar. Nangyari doon nagsimula yung pag-unlad ng namin, buhay namin, kasi umalis sila dun sa lugar na yun kasi hindi kami pinapayagan na magtinda ng ibang ibang pagkain kasi gusto nila sila lang. So sabi ng magulang ko, umalis na lang para at least maging masaya sila. Ayun. Aral lang doon eh, alis ka na lang sa isang lugar kung hindi ka na masaya, hindi ka na uunlad, hindi ka na mag-grow doon sa lugar na yun. Hanapin mo kung saan ka magiging masaya. Tsaka saka magiging komportable. Kaya ganun ang ginawa ng magulang. Malis na lang sila. Ganun dapat tayo. Dapat kung saan ka magiging masaya, dapat kumanap ka ng ibang pwede mong pagkakitaan. Kasi kami, hindi kami pwede magtinda dun sa lugar namin dahil pinagbabawal kami ng may-ari. Dahil nangungupa lang din gano'n. Hindi sa amin yung lugar na yun, yung bahay. Kasi laking probinsya nanay ko, tsaka tatay ko.
Kaya sumubok lang din sila sa Maynila. Tinry nila kung mag-grow ba sila sa Maynila. Kasi nga pag probinsya ka, mahirap ang pera doon. Pero pagka nasa Maynila ka, marami kang opportunity na pwede mong makuha ng trabaho. Kaya ayun. Kumuha na sila ng ano, ng trabaho sa Manila. Doon na lang sila ano, hanggang umunlad sila ng umunlad. Ganun lang din ginawa ko. Kumbaga, kahit sa Maynila na ako, alam kong maraming trabaho doon, pero sabi ko kulang pa rin yun para sa akin. Dahil may pamilya nga ako, meron akong anak na susuportahan. Kaya ako, yun, bumunta ako na ibang bansa para i-try kung magiging maganda ba yung buhay ko dito. Sa awalan Diyos yan. Naging maganda naman. Nagkaroon ako ng sariling bahay, ng sariling gamit. Tulad nito, yung GoPro, tsaka yung bike. Di ba? Hindi ako magkakaroon ng mga ganung gamit kung di ko pinagtiyagaan. Kung di ako aalis sa sa lugar na dapat mag-grow ako. Dito na ako sa train station. Iwan ko na lang tong bike mamaya malapit sa train station. Yeah. Basa yung kalsada. Bike ko. Diyan muna siya. Mamaya mapalikan ko yan. Sa tapat nila. Sa check-in. Sir, oh. Dinay ko pala. Sa presente ka? Kailan?
ko kasi hindi mo makita doon. Tapos meron pa yung extra doon. White tsaka black. Ito black to. Clear para sa gabi. Wala ka pinsa. Yun. Dito na ako sa Tawien. Nakauwi na ako. Ramdam ko na yung winter talaga dito sa Taiwan. Kaya sobrang lamig na. Pero okay lang. Sacrifice talaga to. After work, tapos sideline. Ganda talaga dito sa Taiwan. Sacrifice para sa pamilya. Wala naman tayong magagawa. Kailangan nating gawin to. So, thank you for watching. Bye! Peace out! Bye-bye!